guys, welcome back to another vlog. Dahil kasama natin ang the one and only Ate Mo. Big. Hello, Janica. Listado. It's in the house. Saka pwede na ngayon ka nag-lower. Ano ba yung thing? And for today's video is about ano ba yan? Eksena natin, medyo magiging seryoso ng very very life. We're talking about breast augmentation. Eme! Kasi may plano siya. May plano kaming gawin sa kanyang bugig dahil ang dami ng chismis. Ang daming chismis. Mm-hmm. Tapos alam mo ba, common na tanong din sa akin yan. Okay. Tapos may mga nagme-message sa amin na ano experience sa mga ganyan, sa mga eksena. Tapos may nag, ano na, bakit ganito, bakit ganyan. So, pag-uusapan natin yung mga iba't ibang uri ng mga eksena. Kung ano nga ba ang the best. Ayun na nga, ang topic natin ngayon is yung about sa issue mo. Te, ano nga pala yung issue mo for today's video? Yung sino kaaway mo, te? Ano yung issue yun? Nagkaroon ako ng breast implant since 2021. Ang in-avail kong implant is China. Kasi, lahat naman tayo na China. Nabubudol tayo sa mga murang keme. Oh. And hindi ko ina-expect na magkakaroon ako ng mga complications. So, yung left breast implants ko, it's really soft. Touch mo. Parang ano? Tapos, yung right boobs ko is super hard. Matigas. As in, matigas. Ito yun. Ito yung dinugo, di ba? Ito yung dinugo. Matigas nga siya. Parang bato. Gagawa ka, nag-gigil ka na. Gagawa yung bato. Yung ito yung malambot. Ito yung merong maraming lukot. As in, umiikot yung lukot niya. Minsan nandito, nandito sa cleavage. Lagay na lang tayo ng sample picture dito na may mga lukot-lukot na pinag- Ito talaga yung lukot. Sa mga vlogs ko dati. Ganyan din yung issue ko yung dito yun eh. Kitang-kita, di ba? Oo, di parang malaki siyang ugat. Parang ugat. Masakit so, ba yung gano'n? Hindi naman, pero nakaka-bother tignan eh. Kasi pag may lukot, para siyang may tumutusok na masakit. Tumutusok na masakit. Minsan parang mamimilipit ka din. Pero actually, parang ang sabi ni Doc, mas na, pag napupush daw siya, parang mas doon lumilitaw yata yung, ano, yung lukot. Mga lukot. Hindi na pansinin mo, di ba minsan pag nakapush ka or nakaganon ka na ano, pagtanggal, yung parang may mga ganun-ganun. Oo. Napansin ko yung lukot ko nung pumunta kami nila Gino, nila Fritz sa MIQ. Tapos naglagay ako ng adhesive bra. Tapos sabi ni Fritz, tanggalin mo na kasi bukayin yung tali dito. So nung tinanggal ko, lumabas yung lukot. Lumabas yung lukot. Kasi nga, baka nga na na-trigger pagka ganun ko. Lumabas dito. Saka isa pang concern, hindi lang lukot, di ba? Parang ano rin siya. Ano, hindi maganda yung pagkakauka nung sa cleavage. Oh. So, dapat ganun siya. Maglagay na ulit tayo ng sample. Ayan. Ayan yung sample. Ito talaga yung sample. Patusok na oblong, no? Yung parang pentagon, hexagon ba eksena? Di ko alam. Hindi ako na-kinder. Sa technique ba yun o gumaling na lang siya ng ganun? Nagpapagano kasi ano eh. Tawag dito, mag-aapa. Mag-aapa. Hindi mo pa makikita talaga. Pero, taking care of it. Pakilig ni Jada dumating. Wala ba malik dyan? Parang na siya, papsula. Contracture. Oo, mga ganun. Actually, may ganyan din sa akin yung tinanggal yung ano. Napanood namin sa TikTok, para siyang nabalutan siya ng tissue. Basta may para siyang balot na white. Ah, yung ganyan pinakita mo, Che. Yung parang... Oo, si Andeng. Ako may ganun ako nung ano eh, nung huling ano, nakita ni Doc. Makapal na siya, kaya matigas. Ako nang ano, nagkakos din nung minsan matigas. Tapos yung parang katulad na sa'yo yung pa-oblong kasi naaano siya contract. May drainage, no? Sino ba nagsabi mo? Actually, may drainage naman talaga dapat. Yun yung advisable na ano. Pero iba-iba kasi ng technique yung mga doktor. Ano kami, nag-survey kami sa Facebook, sa ganyan na yung mga katulad ng issue. And mag-i-insert kami ng mga videos sa mga transisi natin dito na same experience, same issue, same vibes. Ang number one na brand na ginamit nila namin dati is yung China. May ilan naman na sinuswerte sa China brand. Like, yung friend namin. China ang bugi ni Akla. Pero maganda ang gawa. Maganda. Walang lukot. O dahil na rin siguro sa technique lang. Ano, may mga nagsabi na kaya nagkakalukot daw yung... Dahil payat? Payat, pangalawa, hindi ka nabugbog sa HRT. Oo, yun HRT. Kasi para mas siniswerte yung mga
may laman. Na may laman na, ganyan. Feeling ko, kasi ang advice din ng mga... Ikaw ba dati, nung nagpabuhin ka, may... Wala akong buhin, pero may laman-laman naman siya kahit medyo lawlawon. Oo. Okay. Parang, parang dilan. Ay, puso ng kambing. Nakaganoon. Parang sa aso. Malalang androcore, mga akla. Meron din naman swinerte kahit wala masyadong ano. Depende din sa skin siguro. Kasi ang yung skin ko, ano eh, manipis lang, di naman makapal. Yung sabi nga nila, pag magpapabuging ka, ibongga mo muna yung taba mo, saka ka na magpapayat para mas malaki yung laman-laman na manipis. So, yung in-advise sa akin ng previous surgeon na mag-fake ng muntindukas, kaso... Anong effect sa'yo ng muntindukas? Wala lang. Para daw kasi sa hika yun ni. Oo. Actually, para sa hika. Para sa pero hika. Nakakatulong yun daw sa paglambot. Ewan ko kung meron may nakikita yung lukot. Kasi, pero meron kasi ako. May push ka ata ngayon. Tanggal na tayo ng mahiwagang ano. Amachin. Eh ano yung bibing ka. Mahiwagang silikon. Kaling yung ceramic. Yan ang sanuo. Size small. Ayun no, ba? Teletubbies yun. So, anong balak mo ngayon na ano, na brand? May naisip ka mong brand na... Actually, ano, nag-isipan ko siya ng 1 year. Ilang taon muna pala yung buging bago lumitaw yung lupa? Sa bayan ko ng veneers eh. So, 3 years na. Ito nakita or kailan lumitaw yung mga ganyang issue? Last year. Ah, so 2 years parang, na? Parang isang taon bago lumitaw yung ganyan? Oo. Oh. Ah, isang taon. Kasi ibang sisi natin dyan, minsan daw parang ilang weeks pa lang eh. Prone ba lahat ng suso sa ganyan, Che? Ano? Prone ba lahat ng suso sa ganyan? Capsular. Sa capsular, alam ko, depende rin talaga kasi sa ano yun, sa katawan ng tao. Lukot-lukot. Yung mga lukot, yun yung parang minsan nagugulat. Yung iba, eto may lukot yan. Sino yung buwan niya, like sena. Nag-survey din eh, na kung sino ba yung pina, yung ano yung mga implants ng mga sisi natin. Mm-hmm. Na mga natanong namin, tsaka dun sa mga nag-PM sa akin, alam nyo kasi ng mga nag-PM-PM sa akin, mga nag-send ng mga experience nila. Oh, actually, dami nag-ano. Walang Abiria, yun yung mga mentor brands. Mentor which brand. Is na-amaze talaga ako kasi parang, syempre, mag-ano ka pa eh, invest yourself to high quality na din. And, totoo. Syempre. Ayun din yung mga advice talaga. Yung, di ba tayo parang pinupush natin. Ayun yung sabi sa akin ni Doc Mike. Ito yung gumawa sa akin ngayon. Mentor brand yung gamit ko ngayon. Yung sabi niya, wag na magtipid tayo sa China. Sa, doon na tayo sa subok na talaga. Kahit mahal, at least, maganda yung resulta. Totoo. Huwag kayong magtipid. Huwag magtipid. Oo, yun lang yun. Kaysa mapamahal kayo o pangalawang surgery nyo na hindi na makakadobi-dobi pa. Kasi naligana naman. Gana. Tapos pag nagtipid, abiria na lang. Abiria na lang. Another na lang, another pay. Ayun lang. Ang pero, hirap kaya magpagaling as in. Ayun. Tingin nga. As in, nawala talaga yung lupot oo, niya. Oo, as in dati dito. Mahusay. Ganyan. Mm-hmm. May amoy nga lang, huwag nyo na. Mentor yung ang number one. Pangalawa is Motiva. The rest is Seban. Polytech. Polytech. Pinaka-best na brand. Mentor ang karamihan. Iba, mentor. Saka ang ganda ng feedback. Kasi nag-one year na yun sa'yo eh. Oo, nag-one year na siya. Thank you so much, Doc Mike, para sa ating pumalakasang bugin. And for my ilong, Doc Mike. Ano pala masasuggest mo as ano ka, from under the skin? Mm. Ayun, go. Tapos nag-turn ka to under the mask. Ano yung difference niya? Kasi under the skin, sinabi rin sa akin ni Doc nun, kapag nag-under the skin ka, yan prone nga siya sa ganyan, yung lukot-lukot. Kasi ano eh, yung... Skin lang siya, parang pumpayat ka, kitang-kita yung mismong implant. Unlike sa under the muscle, ano siya, nakukover siya ng muscle yung implant. Kaya another ano pa, layer pa. Oo. Parang sobrang lalim nung under the muscle para makakover niya yung mga lukot, mga chismis. Saka kahit masaksak ka, ganyan, parang di agad implant yung ano. Ano ba ang pros and cons ng under the skin muna? Under the skin, kasi ang under the skin, prone siya sa mga saging, yung parang bagsak na bagsak. Kaya yung ibang sisi natin dyan, matataas yung nipple. Ayun. At parang bumababa yung implants na iiwan, parang makaganon yung ano. Yung utong China, hey. Kasi under the muscle, nag-hold yung implant. Parang may nakaganon sa loob yung muscle. Para nakaisip. Tingin nga, pakita mo nga na may muscle. Ayun, muscle control. Gagalaw-galaw. Ayun din yung ano nung muscle, magugulat kayo. Minsan parang pag nag-video, ayun, gumagalaw. Makokontrol mo siya. Kung ano daw mas mukhang natural, kung under the skin o under the muscle? Under the muscle. Kasi parang may ano siya, may galaw. May hulma talaga siya na... Kasi unlike under the skin, yung parang bilog na bilog. Ah, oo. Yung diba yung bilog na gano'n pa yung sa pag-push bra. Aminin mo tayo parang mangkok na gano'n. Bukayo. Kasi unlike sa ano nga muscle, parang may muscle mo na bago yung implant. May mga kakilala ka bang mga under the muscle? Mm-mm, nadami. Hi, sis Angel! Ayan, sis
natin yung ayon sa Happy Angel. Pala Jim Ano din siya, mentor din si Mama. Iba ang lambot ng buging niya, aminin mo si mentor. Mentor niya. Iba ang lambot man ng ano, mentor from. Oo, no? Naalala kong ginanong ko din. Nasa Greenfield tayo. Saan wala siyang ano, hindi yung parang hindi makapal yung shell. Parang smooth talaga siya na. 400 na ba yun? Ano ang advisable kapag mapayat at malaman? Paano pala kung payat tapos wala namang gaanong muscle? Ilagay sa loob ng ribs. Pasok sa loob. Under the ribs. Para palibagong organ. Eh, paano yan, Mi? Wala naman akong muscle. Kasi, pala yung andropor. Wala nang muscle. Pero ano, ayun yung sabi sa akin ni Doc Mike sa akin. Di ba manipis-nipis nga tayo ganyan? Sabi sa akin, ang nipis ng muscle mo sa loob, parang gano'n lang daw. Manipis. Parang skin lang din. Kung sis kang bortang talong talaga eksena mo. Eh, paano pag borta itong trunks? Ayun na maganda yung muscle mo. Kita-kita, isang gano'n lang yun. Yung mentor ko ngayon, sobrang lambot, saka wala yung lukot, wala yung lukot niya. Kung yung sensation ba ng before and after? White lady. Ano daw ang sensation? Meron pa bang kilig o wala na? Ako naman sasagot. May mas feeling yung under the skin. May mas feeling pa ikaw sa kanya. Depende rin kasi sa ano, may mga iba na parang di na bumalik daw. Di ba may mga ganun? Actually, itong isa ko para Alana. Kung ano pa, di ba na-infect nga yung akin? Simulan na-infect. Ito. Kasi nga parang nabugbog. Nabugbog na sa loob. Piling ko namatay yung ano niya, yung sensation. Mga nerves, ano. Nerves. Kaya kahit ano na siya, parang wala nang pakiramdam to isa. Pero ito isa parang pag nagana lang. Sabon nga. May kiliti pero parang hindi gano'ng kapasabog na kiliti. Parang sinasama. Sabon nga ng kinikiliti. Parang dinadagdagan ko na lang ng acting parang. Bakit kumbulusyon mo? Dati yung interview. Kasi yung mentor daw ng brand is parang clinically proven na siya na less prone siya sa capsular contracture, sa infection, parang ganun. Parang less complication. Kaya pipili kayo talaga ng pinakamagaling na doctor sa market, saka pinakamagandang brand. Which is good. Based on ano experience, ayan. Mentor talaga. May mga narinig tayo ilan-ilan na nagpa-surgery sila. Kunyari, ang pinili nila is mentor. Tapos nung parang sabi nila, parang ang tigas, parang may mani daw. Tapos nung lumipat sila sa ibang doctor, nung pag-open, is ang nakalagay, China brand mask. Ah, diba? Kaya dun talaga sa trusted, no, Che? Sino ba ang trusted nating doctor? Ako, experience ko na Doc Mike sa Buging. And also for the Ilong. Yes, na. Siyempre sa mukha ko, siyempre Doc Justine. Oo nga naman. Thank you so much, Doc. Ayun, hulmang-hulma tayo dyan. Oh. For my baba and my noong. Ako ano lang, gawa lang sa akin, noong, tsaka yung veneers. Thank you, Madam Ete! Ba? Nabubulok. Sino mga nagsasabing bulok? Aboy bulok lang. Okay, bigyan na lang natin sila ng advice. Ano so, ba yun, ikaw, anong ma-advise mo? Yung ma-advise ko as dun sa experience ko is, dahil nga payat ako, and hindi ako masyado nag-focus sa HRT. Ay, hindi ka rin pala hormones. Kasi parang patigil-tigil. Patigil-tigil ako gawa nung... Eh, ano dyan ka na nun eh. Hindi, kasi yung work ko before is sa call center. So, mahirap siya pagsabayan budget. Yung... Budget. No, budget din. Oh, kasi. Budget. At the same time, laging mainit ang ulo. Kasi pagkausap yung mga ko, mga apam, ganyan-ganyan. Nabobobo, nakaka... Nakakaano siya. Oh, actually, nakaka-ano ng HRT talaga. Nakakaiba ng mood. Nakakaiba ng utak. Nakakabaliw. Invest kayo for something na pang matagalan na. Isa ng issue. And sa mapa, na, yung inipo nila is for breast talaga. Tapos what if may abilia? Kaya mas maganda rin talaga pag magpapabuging kayo, may extra kayo. May para extra in case talaga. Na may... Huwag kayong sasakto lang. Ang mentor brand is 150 pataas. Yung ganung brand, alam ko. Magtataka na kayo pag ang mentor is nasa 90. 90-80. May nakita akong content na ganyan. Oo, cancel na yun. Magtaka ko sa... Mami, parang magtataka ka din. Mentor, that's tapos 90. Tapos ano baka para... naman iba naman nalagay sa'yo, ma'am. Baka nalagay si Juan. Ang ano pa, ang alam kong sabi niyang sisi, napanood ko rin sa TikTok, yung parang 500, 600. Which parang is, alam ko, pag lagpas na ng 400, para mag-iisip yung mahal, 180, 200, ganun siya talaga yung mga presyohan. Ay, nagtataka ako minsan pag may nagsasabi ng mentor, tapos 80, may 75 pa. Kabahan na kayo, kasi presyo yun ng China. Presyo niyang mga ano na yun, parang pang-seban. Oo, diba dati ang China? Ano ba ang seban? Sebin?
Seban daw ba sa... Kasi Seban eh, yung tawag... France? Oo. Hindi ko Italy? Italy. Narinig ko so, somewhere else. 60 pala. 65. Ngayon 80 na, no? Pinakamura dati, 65. Tapos 75 yung pinakamahal. Depende sa doktor yata. Pag magpapagawa ka, anong sa, ilang anong CC? Gusto mo ba yung umaalog-alog pag sumakay ka ng jeep? Pag umaalog-alog, mentor na yan. Bet ko suso, ano lang, naturalan lang. Parang Ate Ruby lang. Ah, ganun, mga 180. Alam ko, ano, 180 sa Ate Ruby. Mga ganun lang. Papakita kami mga videos. Ayan, so dito ko na insert siguro yung mga experience, mga CC natin. Mga... So, hello mga CC. So, ayun na nga, my name. This is Stacy Iringan, 22 years old. So, ayun na nga, nagpa-jugging ako 2019. Brand ng jugging ko is China. Biglaan ako nagpa-schedule nun. Hindi ko na may mention yung doktor kasi ayoko naman may masabi pa, gano'n, diba? Tsaka tapos naman na ilang taon na lumipas, dead man na, na-enjoy ko naman na din. Schedule ako, ganyan. And then, gumawa ko doon, nagpa-opera ako. A few months ago, tapos lumipas na yung ano, humilom na yung jugging ko. Parang napapansin ko na may something sa jugging ko. Is lagi ko talagang pinagmamasdan na, ano bang problema? Pansin ko, unang-una yung utong ko. Ayan, hindi ano, hindi pantay. No, tsaka naman talaga, which is kapag nagubad ka, tapos hindi pantay yung utong, parang pangitignan. Hindi naman talaga perfect na wala naman talagang pantay na utong. Yan talaga, parang mataas yung isa mababa. So, which is wrong. Tapos yung pangalawang napansin ko pa talaga, na talagang maluloka ako sa, naluloka ko minsan sa mga parang may lukot, ganun, parang may lubog sa jogging ko, parang basta something na hindi lang halata siya ngayon kasi nakapag-bra ko kanina. Ka hinahayaan ko lang siya na nakalawlaw ng ganyan. Minsan lumalabas siya something sa gantong side. Tapos naloloka ako. Siyempre nai-stress ka. Bakit ganun? Papayo ko lang. Huwag kayong magmadali talaga. Kung maaari, ipunin nyo ng ipunin yung kuray nyo para kapag ka dumating yung time na more, hindi kayo magsisisi sa papakabit nyo. Huwag kayo mag-China brand na mga sis. Ilaban nyo na dun sa takay para kahit lumipas yung panahon, bonggang-bongga pa rin yung jugging nyo. Baka mamaya may problema sa inyong ganyan. Sayang na yung kuray nyo. Pero na-enjoy ko naman yung jugging ko. Hindi ko naman sinabing huwag nyo talagang gamitin ang China. As long as kaya nyo pang i-push, laban nyo pa. Pero kung excited na talaga kayo, mag-take talaga kayo ng risk sa mga bagay na mangyayari sa jogging nyo. Magpa-plan talaga ako mag-revision. Mga, siguro enjoying ko lang to. Pag nangarag na, dun ulit, papalit na lang. Para hindi naman sayang yung kuray ko. Para ma-feel ko naman, diba? Yun lang. Hey, my name is Navi Ann Fernandez and I am 29 years old. And yung brand ng jogging ko is Kangning or China Implants. So, ang masasabi ko sa experience ko with my breast augmentation. At first, syempre, sobrang nakakatuwa dahil it was a fulfillment na magawa yun. Maging katuparan yun ng pagiging isang babae ko as a trans woman. Kaso nga lang, nagkaroon ako ng problem at the latter part of my having this silicone implants inside me. Nagkaroon siya ng issue. At yung naging issue niya is tumigas itong left implants ko. Pag hinahawakan ko siya talagang medyo firm siya compared dito sa kabilang side na sobrang lambot. Tapos, ang naging main issue pa is yung incision niya kasi it was done. Bale, inintroduce yung implant ko through intramammary fold. Yung tahi niya is more than 2 inches so napakalaki talaga niya. Parang ganun, pag inano ko siya, parang ganda siya kalaki. So, para sa akin, hindi siya normal. Pero pina-check up ko na rin yun doon sa previous surgeon ko or doon sa surgeon ko na yun. And sabi niya sa akin, normal lang daw yun, which is doon ako nagtaka. Paano siya naging normal? Eh, yung mga iba kong friend na nagpagawa din ng breast implant is maliliit lang yung mga incision site nila. Kanya, kasi I still trusted him ng gamot, but sadly, tinake ko yun for almost 2 months. Hindi naman nawala yung paninigas.
Tapos yung scars, ginawan ko siya ng paraan para lang mag-lighten siya. So, nagpunta ako sa mga aesthetic clinic. Tapos pina-laser ko siya para mawala yung peklat. Then, ang advice ko lang sa mga trans sisters natin is, yun nga, huwag tayong pipili ng alam natin na medyo tagilid tayo. Kung meron naman kayong budget or meron naman kayong financial means to have your breast augmentation, doon na kayo sa magandang brand. Be very observant sa mga result ng ibang mga nauna na nagpa-retoke or nagpa-breast augmentation. I found out na medyo mahal ang presyo ng revision. Sana may natutunan kayo kasi ako, hindi ko nagustuhan yung experience ko. And I hope magawan pa ng paraan itong problema sa breast implants ko, itong sa mga babies ko. Yan lang. Grabe. Bakit diba? Parang lahat halos same-same ng experience. Same-same ng case. Which is wrong na talaga yung ganun. Late ko na din na-realize na kapag made in Keme talaga. Parang wag na. So talagang prone talaga yung China na brand talaga. Oo. Kasi talaga. Yan yung mga sisis natin na experience din nila. Lukot talaga. Sa mga sisis natin na gumastos tapos yan may Aberia pa. May Aberia no. Nakakaloka. Masasuggest ko siguro ayan si Doc Mike ng MI Aesthetics. Dito ulit siya. Ayun, PM lang kayo sa kanilang page kung ano kung gusto niyo maka-discount. Bagitin niyo lang mga name namin like oh my god. So sana tong video na to is nakatulong sa mga transisi natin na balak magpa-booking pa lang kung anong brand. Piling ko itong ano na to video na to perfect sa kanila. Panoorin niyo para pag may mga idea kayo ganyan. Thank you guys for watching and don't forget subscribe, like and share. And mga sis, see you to my next vlog. Bye.